Magandang araw sa iyo, Andrea. Hello po, magandang araw. So, congratulations and nandito ka ngayon sa Viva. Thank you. Okay, so, pero bago natin simulan lahat, gusto ko na muna namin makilala. So, paano ba na-discover si Andrea? Paano ako na-discover? Sa kapal ng mukha. Hindi, pero ano yan? Yung story nan, nakita ko yung pangalan ng RM ko sa bio ni AJ Raval. So, sinerge ko siya sa Instagram, tapos ni-message ko siya. Sabi ko lang, hi po, gusto ko maging artista. Gusto ko sana mag-join sa Viva. Tapos yun, invite ako ni Kuya John dito sa Viva office hanggang sa contract signing na. Wow. Yeah, diba? Sa kapal ng mukha. Tapos nagbunga, diba? Totoo. Okay. Pero sa pamilya niyo ba, may connection sa showbiz or ikaw pala yung gagawa ngayon? No. My grandma, Marisa Delgado. Mm-hmm. Yeah. Okay, so medyo naman na mo yung talent or acting mo sa kanya. Yeah, bata pa lang ako, nag-workshop na talaga. Pero yung pag-join ko sa Viva, hindi nila alam. As in, parang surprise lang. Oh. Yeah. Eh, ngayon alam na nila. So anong reaction nila nung umpisa? My dad, kasi nga daddy, so super protective, he's against it. But my grandma's super supportive and proud naman siya. Okay. And so, noon pa talaga, parang tinatarget mo nung maging artista, bata yes, ka pa lang. Yes, kasi sumasama ako sa lock-in ng mga grandma ko. So, nakikita ko sila Sharon, sila Julia, Barreto, ganyan. Tapos titignan ko. So, every summer nag-workshop ako, tapos ito talaga yung path na gusto ko. So, bago ka napunta sa ngayon sa showbiz, ano yung ginagawa mo? Student. Student lang. But right before showbiz, ano lang, normal na buhay. Eh, anong, if I may ask, nasang year ka? College ba or? Second year college. Second year college. Yeah. Ano yung tinitake mo? International relations, pero nag-stop na ako. Buong galing na. Yeah. Diplomacy. Okay. Yes. And ngayon, so ano yung kaya mong ipakita sa viewers? Are you into acting, hosting, or singing? Kahit anong gusto nila. No, but really, ano, I'm into hosting. I like singing din. Dancing, sige, pagtrabahuhan natin yan. Okay, pero how about yung acting? Mag-focus ka ba sa acting? Oh, acting. Focus, acting is really my number one passion. As in, acting and singing, yan. Yan dalawang yan. Medyo nahiya lang ako sa singing, pero pwede na, lalaban. Okay, so masasabi mo nasa tamang company ka, nasa Viva ka, kasi yes, may records and may films. Yes. Palaban naman pala. Sa lahat. Sino pa yung pinaka- bukod sa family member, sino yung pinaka-idol mong artista? Ann Curtis. Why Ann? Napanood ko lahat ng film niya eh. Doon ko nakita yung artista na pag nag-acting, kitang-kita na galing sa puso. Na kahit anong emotion pakita niya, ramdam ng viewer. Ganon, gusto ko. Tas idol ko siya kasi in and out of the camera, ganong persona gusto ko na sobrang buhay na buhay siya. Na parang, ano siya, sobrang, parang idol na ang lakas ng charisma niya, ang lakas ng dating niya, gano'n. So, gusto mo siyang gayahin or gusto mo yung career path mo maging katulad din yung nangyari sa kanya? Yes, hindi ko naman gustong gayahin. Ann Curtis will be the only Ann Curtis. Pero gusto ko na yung maging image ko hopefully in the future is parang Ann na sexy, pero sobrang taas ng reputation. Sobrang galing na artista. Hindi lang puro sexy, hindi lang puro ganda, pero very talented. Okay. And since kilala yung Viva ngayon sa Viva Max, so may mga pa-sexy dito. So, palaban ba ang isang Andrea Garcia sa mga pa-sexyhan? Ano bang tamang word? Wala pa silang nakita tulad ng Andrea Garcia. Ah! Pinakapalaban ng Andrea Garcia. So, talagang aabangan ng viewers yan. Yes. Okay. And ngayon nasa Viva ka na, no? Sino-sino yung mga Viva artists na gusto mo namang makatrabaho? I've had a few projects, so mga nakatrabaho ko na rin yung iba and mga friends ko nakatrabaho ko na. Pero yung isa kong friend, si Angeli Kang, yan, gusto ko makatrabaho. Kasi siya yung pinakaunang friend ko sa Viva, pero hindi ko pa siya nakakatrabaho. So, kung mag-join kayo sa isang project or mag-collab kayo, so ano kaya yun? Na-imagine mo ba? Yes, hopefully. Meron sana. Hopefully soon. Pero masaya yun, if ever. So, sa lalaki naman, may nakikita ka ba? Sige, give me 5.
Na nakatrabaho ko na. Hindi, gusto mo makatrabaho. Ah, gusto ko makatrabaho. Na hindi pa nakakatrabaho. Hala. Hala. Naubos ka ba? Viva? Sige, kahit hindi na kahit viva. Kahit hindi. Ian Veneracion. Marco Gumabaw. Sino pa ba? Yun lang, pwede dalawa na. Sige, dalawa na. At taga-viva si Marco. Ah, talaga? Mm-hmm. Hi, Marco. Yun, dalawang yun. Okay. Good choice. Good choice. And ano naman yung pinaka-dream role? Dream role? Yung baliw. Pero yung parang maraming personality. Hindi lang dahil sa character, kasi feel ko dun ma-test yung limits ko as an actress. Na sobrang daming dynamics ng character na mapapakita talaga kung gano'ng kahusay na artista. Kasi as much as I love doing sexy movies, gusto ko rin mapakita sa lahat na magaling din ako umacting. Game ka ba sa mga horror? Yes! And nakikita ko sa personality mo, parang game ka rin sa comedy eh. Kahit ano. Oo nga naman. Sa comedy ba, may idol ka? May gusto mong pinaka tinitingala mong artista? Vice! Si Vice Ganda. Taga-Viva din. Yeah, nanood na ako ng Showtime dahil sa kanya. Yeah. So nagkaroon na ba kayo ng close encounter? Wala, yun lang. Nood lang ang Showtime tapos nagpa-picture lang ako. Ay, hanggang dun lang? Hanggang dun lang. Pero kung magkakaroon kayo ng project? Oh, go. Go. Magtawanan kami buong movie. Pwede naman kasi, parang... Pang-comedy. Pang-comedy, yes. And ayan, so, ano naman sabi ng mga friends mo? Na nag-sexy. May isa na silang artistang kaibigan. I have a very small circle of friends. Pero, lahat sila alam na since the start, gusto ko na mag-artista. It's really nice na non-showbiz yung mga friends ko kasi... Pag wala ako sa mga lock-in, wala ako sa mga projects, pagbalik ko sa kanila, feel ko hindi artista. Parang tingin pa rin nila sa akin yung si AJ. Ay, pangalan ko kasi, nickname ko AJ. So everybody calls me Andrea, pero pag uwi ko sa kanila, laging si AJ pa rin. Ganun. Yeah. And, ano ba? Ano ba? Dream project? May expectation ka ba sa mga... Dream project? Dapat sasabihin ko makatrabaho direct brilliante pero tapos na. So, yun yung abangan namin. Yes. As in, yun yung pinaka craziest project na nagawa ko. As in. So, next month yun. So, sumaba ka ba before sa mga ano, sa mga pageants or commercials? No. Actually, sobrang interesting kasi... From workshop lang talaga experience ko. Never ako nag-VTR, never ako nag-commercial. Walang modeling, so viva agad. And ngayon nasa showbiz ka na, na-realize mo ba na ito yung showbiz na in-expect mo or hindi? My grandma prepared me for showbiz. The good and the bad. But as like everything else, it was not what I expected. Pero, how I handled it, it's much more than I expected. Kumbaga, nag-grow din ako sa naging journey sa pagsali sa industry ito. And saan nanggagaling yung bubbly na aura mo? Yung pagiging masayahin mo? Ako? Hindi ko alam, masayahin lang talaga ako as in. Bago ako maging sexy, nerd lang ako eh. Hindi sexy ang Andrea Garcia dati, guys. Promise. Okay, so parang hindi namin ma-imagine. Pakita ko sa yung picture mamaya. Okay, mamaya. Okay, and ano pa ba? Ano pa? So, yun lang. Yun lang. Okay, before we let you go, sige, pwede mong i-promote, yung mga pwede mo lang i-promote, and then ask mo rin yung, follow, yung followers namin for to follow you naman on social media. Sige pa. Hi everyone, this is Andrea Garcia from Viva Max. Please watch out for Alapa Up and Secrets of a Nymph series coming on Viva Max this October. And please, please follow my social media accounts. I am Andrea Garcia on Instagram and Andrea Garcia on Facebook. See you soon!